Okay, mga kalapatids, third step na tayo. Yung third step, mag-encode kayo ng member. So, pag kinlik nyo yung, for example, club nyo is MMFA, MMFA members. Pag kinlik nyo yun, ang lalabas na format ito. So, pakikita nyo, parang madali lang kasi ito eh, parang fill in the blanks. So, ano yung unang space na ipipil nyo? ID number. So, yung ID number, mag-assign kayo, for example, Joey Regalario, ako, ang ID number ko is 001, then, another member is 002, 003. So, be sure lang na walang magkakaparehas ng ID number. And once na naibigay nyo dun sa tao yung ID number, wala nang palitan. Mamaya, natapat sa kanya 13. Ayoko niyan 13, malas yan. Ayoko niyan 6. Ayoko niyan 22. Ayoko niyan. Hindi pwedeng ganun. Kung ano yung nabigay nyo sa kanila, yun na yung ID number nila forever. Kahit hindi na sila naglalaro, huwag nyong puburahin at lalagyan nyo ng ibang tao. Kasi otherwise, magkakaroon kayo ng maraming problema. So, ID number is pinaka-importante doon sa pag-encode ng member. Pag mag-encode kayo ng ID number, pwedeng numbers lang, pwedeng letters and numbers, pwedeng letters lang. Pero yung pinaka-safe nyo is yung pinaka-simple. So, pwede kayong mag-add ng letter, be sure lang na masusunod yung mga numbers, yung ID numbers, baka mamaya magkapare-parehas. Be sure na walang magkakaparehas ng either ID number, otherwise malaking problem. So, ID number, kung gagamit kayo ng letters and number, be sure din na huwag niyong paglalagyan ng space between letters. Otherwise, hindi kayo makakapag-registered ng cellphone. So, kailangan, halimbawa, gusto niyo, halimbawa, Joey Regalario, JR001. Yung JR, tapos 001, dapat walang space yun. Once na nagkaroon ng space, hindi kayo makakapag-registered. Ang isasagot sa inyo ni Yona Pro, not exist yung ID number. So, ID number pa lang yun, mga kalapatid. Susunod dito, pangalan and loop name. May mga club na pinapahirapan yung sarili nila. Ang gagawin, yung mga pangalan ng tao, lalagyan ng loop name. So, pagdating ng resulta, hindi na malaman kung sino si Pedro Lope at saka si Peter Lope. So, kailangan pangalan nyo yung gamitin nyo para mas madali yung identification. Then, ang mahirap kung loop name yung gagamitin nyo doon sa pangalan nyo, merong mga loop name na halos magkaparehas. And yung nag-encode, hindi kayo kilala lahat. So, maaari siyang magkamali. Magiging prone to error. So, be sure na yung pangalan nyo. Ay, wag na nating artihan yung resulta natin. Lalagyan pa natin ng loop name. Make it simple para mas madali. Pangalan nyo lang ang ilagay nyo. Wala kayong masyadong magiging problema. And then yung susunod is makikita nyo latitude and longitude. Yung latitude, longitude, ito yung time na kayo magsusukat. Nagsusukat kayo, di ba? Magsusukat ang mga member o ang mga official o magsusukat kami. Ito yung na-discuss natin sa isang video natin na yung pagsusukat, yung pagkuha ng exact location ng area nyo. So, ito, dito ginagamit yun, dito pinaplot yun, dito nilalagay. Be sure lang, may choices kasi dun eh. Yung direction, ang nakalagay dun, north and south. Laging ang kiklik nyo, north. Kung maiklik nyo accidentally yung south, magkaka-problem tayo dun sa distances. Then, dun sa longitude, east lang tayo kasi nandito tayo sa Asia Pacific. North and east lang ang ginagamit natin. Then, kayo na yung maglalapoprovide ng mga sukat na nakuha nyo. Be sure lang na merong degrees, minutes, and seconds. Huwag magdunung-dunungan. Magtanong po kayo dun sa mga nakakaalam or directly tanong nyo sa akin kung tama ba yung sukat na ilalagay nyo. Once naman nakita nyo kung paano yan, nakapag-umpisa kayo ng maayos, makikita nyo mas madali o makakabisado nyo na yung pag-encode ng member. Then meron pang isang part dito, makikita nyo may nakalagay paid. Tapos may choices, yes or no.
Huwag nyo na pong pakialaman yun. Ay, hindi pa nagbayad to, click ko no. Nagbayad na to, click ko yes. Dapat laging naka-yes yun. Once na na-click nyo, accidentally yung no, dun sa page, tapos may button siya na yes or no eh. Once na-click nyo yung no, pag nag-registered yung tao, ang isasagot not allowed to use the system. So yung reply na not allowed to use the system, isa sa mga cases na maaaring problema, na-click nyo yung no. Doon sa pagkatapos ng coordinates, nag-encode kayo ng coordinates, susunod doon may nakalagay na paid. Dapat laging naka-yes yun. And then sa ilalim, save. So, pag na-save nyo yan, automatic makikita nyo sa ilalim kung ano yung in-encode nyo na member. Yung in-encode nyo na member. So, makikita nyo na ID number, pangalan ng tao. So, hanggang dumadami yung na-encode nyo, makikita nyo. Diyan nyo titignan pag may nagtanong sa'yo, ano ba na ID number ko? Dito nyo titignan sa ilalim. So, i-click nyo pa rin. Alimbawa, MMFA members, lalabas to, i-click nyo to, scroll nyo para makita nyo kung ano yung ID number na hinihingi. And eventually, later on, magagamit nyo rin to pag marami na kayong tinatawag natin na raise point. Pag kinlik nyo yung ID number, ang ilalabas sa screen sa inyo is yung mga distances ng bawat member. For example, meron kayong 20 na raise point, ilalagay nyo rito yung mga distances nyo. Individual yung o kaninong ID number yung kinlik nyo. So, ito yung portion ng pag-encode ng member, mga club, mga kalapatids, be sure isa-isahin, mag-ingat po tayo sa pag-encode. Otherwise, kung may mga error tayo, magre-reflect yun sa resulta nyo. So, pag nag-reflect, minsan hindi nakakaintindihan yung mga member. And siguro, paliwanag nyo rin sa mga member. Ipaprint out nyo na malaki to. Paliwanag nyo sa kanila kung ano-ano. Kasi may mga member na kung ano yung marinig, yun na yung tama. Tandaan nyo, kung ano yung recorded dito, yan yung i-compute ni Yona Pro. So, mga kalapatids, ingat sa pag-encode ng data. Laging nating isa-isahin. Lagi nating i-re-recheck para mas maging smooth yung pag-encode nyo ng members.